So, hello guys, at may sasagutin lang ako na tanong guys, no. Ito kasi yung bumungad na tanong sa akin kaninang umaga pagising ko eh. Kay Sir D-Hive nga pala ito, no. Yan. Yung tanong niya, bakit boss ang KTV na maliit na room, parang walang EQ din naman nagfi-feedback? So, yun yung tanong niya, no. So, first of all, disclaimer lang guys, hindi ako professional na sinasabi ko na ito talaga yung tama na idea ko. Magsishare lang ako ng idea ko, no. So, napapansin ko talaga dyan, sir, kung bakit hindi sila nag-feedback. Una sa lahat, syempre, marunong yung nagsa-setup noon. Alam niya kung paano yung, kaano kalakas dapat yung microphone, tsaka, ano yung mga bawal. Halimbawa, number one, speaker placement, no? Diba? Napaka-importante nun. Kung napapansin natin yung mga KTV, kung napapansin, nasa taas yung mga speakers, no? Pero, kahit nakaharap, pero at least, mataas siya. Medyo may distance talaga yung layo ng speaker. Kasi, napaka-importante niya yung speaker placement. Next is, yung soundproofing, sir. Soundproofing. Kung napapansin nyo, may mga foam, ano pa ba yung mga katulad ng mga karton ng egg tray, mga ganun, or mga kurtina, mga ganun. Nakakatulong yun, nakaka-absorb kasi sa frequency yun eh. Kasi yung ano yan, sir, yung microphone kasi natin or speakers, yung kung may feedback mo na problema yan, kasi lahat yan regarding about frequencies. Yung frequencies, yung mga naririnig natin na mga tunog, no? Di natin nakikita, naririnig natin. Yun yung 20 hertz from 20 hertz to 20,000 kilohertz. Pero masyado na malalim yung topic na nun. Tsaka wala akong masyadong ma-share dun. Pero yun yung mga naririnig natin. So, kalimbawa, naglalabas ng frequency yung speakers. Tapos, yung microphone natin. Pag pumasok yung frequency sa microphone natin, naglo-loop yan. Kaya isa lang yung tunog niya na mahaba. Loop yan. Ganun. Madalas mid at high, yun yung mga naglo-loop, pero naglo-loop rin naman minsan yung ano, yung low frequencies. Pero yun yung madalas, sir, no. Kaya kung gusto natin na ma-improve na walang feedback, soundproofing. Kasi kung napapansin niyo, sir, may mga napapasok akong saka pala yung carpet. Malaking tulong din yung carpet. Saka napapansin ako sa mga napapasukan ng mga KTV, may konti lang silang mga soundproofing or madalas yung dingding, yung depende sa surroundings yan eh. May cement, may cemento, may glass or steel. So, mga solid yun, bumabanda yung frequency nun. Kahit hindi nakatutok yung speaker sa microphone, bumabanda nga yung frequency hanggang sa makapasok siya sa microphone kasi malahas. Tapos naglulup naman ulit. So, kaya yung sagot ko sa tanong ni Sir, no, D-Hive, soundproofing yung sir, no? Tsaka speaker placement, proper gain structure, yun yung ina-apply dun para maiwasan yung feedback. So, sana nakatulong na naman ako sa mga, lalo na sa mga taong may gantong katanungan, no? Yun lang yung idea ko. So, maraming salamat till here guys, thank you for watching and God bless everyone.